Ikaw, gaano katagal ka na dito sa Barangay Lorenzo? Ako yung ano, sumundo sa inyo, maliit ka pa. Opo. Naglan dito po. Kasama mo yung kapatid mo na babae. Si Louie. Wow. Security pa ko noon. Opo. 80s ata yun. Maliit ka pa noon. Pinaglalaro mo yung kuting kabayo dyan sa loob. Gamay pa siya. Onto, sir, ang akong papa, dito na rin. Nagtrabaho noon. Cemetery Bustillo. Dating operator ng traktor. Time pa yun ni Lola mo. Opo. Pagdating namin dito, sir, I was 5 years old at that time. 1960 kasi, 1955 ako pinanganak. Oo. Ilang bahay yun? 15 houses. Saka dito yung dito na bahay. Yung Balabaga naman, upat pa yung plaza. Malaki talaga ang pinagbago. Kung i-compare natin doon sa previous year, marami ng tao. Marami ng tao. Dumadami. Dumadami. And every year, every year. Parang nadadagdagan yung strength ng tao sa Balabaga. Yung nakalawalan doon sa mga matatanda, yung lulo ko, lula ko. Iba daw dito sa Balabaga. Kasabas po, kahit itapon mo raw, magtubo daw yun, saka magkakaroon ng laman. Roots, yung baga, kasaba roots. Ang feeling nila, safe sila. No? Safe sila. Hindi naman entire Mindanao magulo. Pag siyempre mas maraming tao, mas mahirap na i-maintain yung lugar. No? Okay. Just upon on our rallies history this year, 3,400. 2021, 3,400. Yes, 370 household. Nagsidatingan dito sa atin para lang maligo dyan sa dagat. Kasi may ilog pa rin. Hindi tayo lugi dito magpunta. Kahit malayo, sabi nila. Ano yung vision mo sa barangay? Sana, hindi naman tayo ganito palagi. Darating din ang panahon. Hanggang doon lang tayo. Kabutihang gawain o material man o mga bigay aral doon sa mga tao on how to improve sa anong barangay natin. Number one, disiplina. Huwag kayong magkalat ng mga basura, masira yung environment natin. Huwag kayong illegal fishing kasi nangyayari pa rin. Mawawala yun pag baka hindi nadatla ng next generation. Bakit kaya hindi sumusunod sa basura? Hindi ba nila naiisip na yung lugar rin sa tapat ng bahay nila? Bahay rin nila yun. Yeah. Pero ngayon, sir, naano na rin sila. Unti-unting brainwash na rin sila. Hindi na rin. Natututo naman. Natututo. So ano yung mga pwede nilang gawin? Concern tayong lahat. For kabutihan ng lahat. Kasi dyan ang sakit. Dapat bawat bahay mayroong lalagyan talaga ng basura. Hindi yung tapon-titapon lang, lalo na yung itapon sa ilog, hindi po dyan. Sa mga shampoo, sachina, plastic, lalagyan ng baon nila. May intindan naman kami dyan. Oo, tatlo. Pero hindi talaga maiwasan na mayroon pa rin. Mayroon naman tayong basuraan. Pakilagay na lang doon. Kasi yung iba, naano din naman, nakakaintindi naman. Pero mayroon talagang matigas ang ulo ba? Parang walang pakialam. Sabihan ng tao dyan, dumadaan na rin sila sa barangay. Eh. Saka, dapat yung mga resident, makita na siguro nila na barangay nila to. So, kailangan malinis. Sayang yung kalikasan na sinira ng tao. Ang tanging yaman na binigay ng Diyos sa atin. Eh tapos tayo pa rin ang sisira. Next generation. Ngayon meron na tayong at least ginagawa. Tayo last week merong clean up. Ito lang ang sa akin, the most important dito sa ating lugar is self-discipline. Ay isang lugar na uunlad nang dahil
sa kabutihan ng mga tao, pakisama ng mga tao, at walang gulo sa isang lugar. Lumuunlad, dadami ang tao, dadami yung trabaho, hindi na mahirapan ng mga tao.